usap-usapan ngayon sa Dasmariñas, Cavite, ang kuha ng CCTV kung saan ang isang lalaki parang tumagos lang sa nakasarang gate. Paano nga ba ito nangyari? Ang siyam na gate ng Barangay San Francisco 1 sa Dasmariñas, Cavite, buong araw na bukas para sa mga dumadaan. Pero pagpatak ng alas 11 ng gabi, para na rin sa kaligtasan ng mga residente, ipinapadlock o isinasara ang mga ito. 11 ng gabi kami nagsasarada ng gate namin. Bali, siyam na gate po. Para po maiwasan yung mga labas-pasok na hindi taga rito sa amin. Kaya noong June 16 ng madaling araw, habang nagmo-monitor ang tanod na si Roberto ng kanilang mga CCTV, isang lalaki na tila nasa kabilang bahagi ng gate 4 ang tila tumagos lang sa gate. Hindi ko man iniisip na tatagos siya sa gate eh. Ang iniisip ko lang, doon lang siya. Nagtaka na ako noon kasi nga bakit tumagos siya sa gate. Sa takot, agad iniradyo ito ni Roberto sa kanyang mga kasama. Meron kasi... May balahibo ko. Kaya sinigurado sa mga kasama ko, tingnan nila kung bukas nga o nakapadlock yung gate. Dali-daling pinuntahan ang gate 4 para siguruhing nakapadlock talaga ang gate. Papunta pa lang po kami doon sa site, nananayo na yung balahibo ko. Pagdating ko po doon sa may gate, chinek ko po agad yung padlock. Kasama ko po yung ibang tanod ko. Yan talagang siya yung nakasarado. Nagtanong-tanong din sila sa mga nakatambay. Palitin na ako ni Kap na ano, kung may nakita akong dumaan, sabi ko sa kanya wala. Kung di dumaan dito sa amin, sinalubong din nila. Baka nandito lang, tatago lang. Ibigla rin na wala. Ginawa nila ka, pinahanap-hanap na nila. Wala naman sila nakita. Ang balita tungkol sa misteryosong lalaki na dumano tumagos lang sa gate, mabilis na kumalat. Hinala nila, isa raw itong multo. Sa tingin po namin, multo po siya na nagparamdam. Yung may nakaraan, may namatay doon. Una, kinilabutan talaga ako. Kasi syempre tumagos eh. Tao, kompleto. Kita mo, may ulo hanggang paa, may damit pa siya, may short pa siya. Kinilabutan ako, baka naman ano, baka naman kaluluwa talaga yung pumasok, di ba? Ang hinala nila, ang tumagos sa gate, nakapareho raw ng porma at lakad ng kuya tanta ni Rena na noong nakaraang buwan lang namatay. Yung una pong nakita ko yung video, ma'am, kinilabutan po ako, saka para pong natakot din ako. Pero nung sa akin, sabi ko, kuya ko yan, pati ko yung tayo po niya, saka yung parang yung tindig po niya kasi medyo hukot. Paglalakad din po niya, parang yung ganun-ganun po kuya ko pag lumakad. Si Tantan, natagpuan na lang daw walang malay sa higaan, walang pantaas at may lapnos sa katawan. Napansin po nila meron po siyang headset po, tapos yung saksakan din po niya, hindi rin po ligtas. Hinala po namin na kuryente po siya, tapos inatake po siya ng high blood. Ilong niya, yung bibig niya, duguan na rin po. Meron po siyang lapnos sa kabilang braso, magkabilaan, saka sa dibdib po. Parang si ano eh, si Tantan, yung kamamatay lang na investigador namin dito. Yung pong lakad, tsaka yung katawan. Kasi po yung lakad niya, tsaka yung ano ng buhok niya. Parang siya yun. Pero nung muling balikan ni Rena ang CCTV footage, nagduda siya. Nung pinanood ko po na mas malaki sa CCTV sa barangay po, nun ko po na-realize na hindi po siya. Iba po kasi yung itsura niya nung medyo malapitan na. Ang napansin ko po doon yung edad, tapos yung itsura ng mukha niya. Kasi ang kuya ko po medyo pahaba yung mukha, doon po hindi. Karoon po ako ng panghihinayang, sana siya na. Kasi gustong-gusto ko po siya kahit sa panaginip, magpaalam. Kasi hindi po siya nakapag-paalam sa amin. Haka-haka naman ang iba, multo ito ng isang nakatira malapit sa gate 4. Nakasalukuyan noong nakaburol, si Toto. Noong mga first day nung nawala siya, nararamdaman ko siya, mami. Kasi nagluluto ako sa kanila, malamig. Yung amoy niya, naamoy ko. Sabi ko lang, ma'am, to, sabi ko, alam ko nandito ka, nakikita mo kami.
Ika-anim na araw na ng lamay ni Toto nung nagkagulo ang mga tano dahil nga sa kahina-hinalang kuha ng CCTV. Suspetsa nila, multo ni Toto. Tinanong kami kung may dumaan daw sa gate kasi nakita nga daw nila may pumasok daw sa gate. Kami nagulat kami kasi wala namang kami napansin na pumasok. Kinalibutan nga yung mga kasama ko. Pero para kay Ramona, hindi ito ang kanyang kapatid. Yung sinasabi po na may resemblance sa kapatid ko, actually naman wala eh. Sa body build pa lang eh, magkaiba sila eh. The way ng paglakad, magkaiba eh. At nakahubad yun. Pero yung kapatid ko, never yun. Never nakahubad yun. Ayon sa mga tano, imposible raw talagang makalusot ang lalaki sa gate. Lalo pat sigurado raw sila na nakalock ito nung mga oras na yon. Talagang bago ko po ano yan, talagang inaano po namin lock talaga. Walang makakalusot po sa amin dyan. May kuha pa nga raw sa CCTV ng ibang bumalik nung nakitang nakalock ang gate. Nung gabi pong yun, hinahanap ko po kasi yung girlfriend ko po. Kasi po lumabas po siya, hindi niya po ako kasama nun. Napansin ko po dito. Pumunta lang po ako saglit, tapos tinignan ko, sarado naman po. Kaya hindi po ako tumuloy. Para imbestigahan ang kaguluhang ito, ni-review ng aming team ang buong CCTV footage nung gabing yun. Nagsama rin kami ng video expert sa gate mismo. Well, I think my experience, hindi siya edited. Medyo natakot din ako dun sa nakita ko. Ang CCTV footage ng dumanoy lalaking tumagos sa gate ipinakita ng aming team sa isang video expert. My experience, hindi siya edited. After na ma-confirm sa mga taong involved sa video na ito, confirm naman na nakalock siya. Ang nangyari kasi ngayon, yung tinatawag nating camera moire or moire, may isang aspeto ang camera na nahihirapan siya sa pag-receive katulad ng mga stripes. Mayroong moire na nangyayari. At nasaan yun? Yun nasa gate. Mapakita mo yung pattern ng gate, straight shot. Repetitive pattern. Ibig sabihin, paulit-ulit yung structure na yun at pare-pareha siya. So kung sino man ang dumaan dun, may chances na mag-blur siya kasi nakafocus nga tayo dun sa lines na nandito. Para natin na-prove yan, nung lumalayo yung tao, which is nakita naman natin sa video, nawawala yung moire niya. So malaki ang chance na galing siya dito sa left side, baka siya yung tumalun or baka siya yung nag-over the backwood, yung tinatawag natin, na hindi nakita. Kasi nga medyo may puno, may halaman. Sa pangunguna ni Emir, sinubukan nilang i-recreate ang nakunan ng CCTV. Ngayon kasama natin si RJ para mag-demo kung ano bang pwedeng nangyari noong gabi na yun. Nakita niyo naman po nung tinry natin siyang ulitin, parehong-pareho, sabi nga ng isa niyong kasama, oh, tumagos siya. Ganun po kasi yung naging illusion ng video na yun. Sa pagtatanong ng aming team, natuntun ang lalaki na dimanoy tumagos sa gate. Sige, palagay niyo, sino kaya ito? Meron, Sedwin nga po yan. Ito. Kayo po ba itong nandito sa video na ito? Oo, ako yan, pero nakalock yung gate. Paano po kayo nakapasok dyan? Tumalo na ako sa gate. Blind spot kasi, kaya hindi nakikita ng CCTV. Gumilid ako. Ako si Edwin Gabon, hindi ho ako multo at wala ho akong kapangyarihan para gawin isang bagay na yon. Dumapit ako ng bahay para bumili ng sigarilyo. Sa layo kasi ng iikutan, doon pa sa kanto, ang ginawa ko na lang, makito ako ng bakod para makadaan sa pagbibili ako ng sigarilyo na malapit lamang. Kala nila yung paglalakad ko ng paggilid ko, tumagos ako. Pero hindi ho totoo yun. Imuinestra pa niya kung paano niya ginawa ang pagdaan sa gate. Siyempre po, masaya. Siyempre kahit papano, yung mga kuro-kuro ng mga residente ko, pati yung kaba nila, nalaman nila yung katotohanan na wala pala talagang taong tumagos doon sa gate. Kung minsan talaga ang ating mga mata, mapanlin lang. Kaya para malaman ang buong katotohanan, huwag isarado ang isipan.